Forest land. Landscape. Seascape. DENR MIMAROPA. News. Upang masubaybayan ang estado ng kagubatan at mga proyekto ng National Greening Program sa rehiyon ng MIMAROPA, isinagawa ang panghimpapawid na pagsiyasat o ang aerial survey. Pangunahing layunin nito ay ang siyasatin kung maayos ba ang kalagayan ng bawat proyekto ng NGP, kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit ito nasusunog, at para rin makita kung may mga hindi kanais-nais na aktibidad ang isinasagawa, katulad ng ilegal na pagtutroso, at upang makita ang pangkalahatang kalagayan ng kagubatan. Una nang nasiyasat ang mga probinsya ng Mindoro, kung saan ito ay pinumunuan ng Assistant Regional Director ng Technical Services na si Sir Vince Tudaw at NGP Regional Coordinator na si Penro Manuel Escasura. Nakitaan ang mga ito ng pagkasunog sa iba't ibang parte. Gayunpaman, ang mga tinukoy na NGP sites ay maayos, ngunit nakakaalarma rito ay ang tradisyon ng mga katutubo, ang pagkakaingin na hindi pa lubusang napipigilan. Ngunit kaiba sa mga nauna, probinsya ng Marinduque, hindi kinakitaan ng pagkakaingin. Maganda ang estado ng kagubatan nito, gayon din ang mga proyektong NGP na dinaanan. Kahangaan din ang yabong at ganda ng kagubatan ng Bakawan. Ikatlo na ang probinsya ng Palawan sa isinagawang panghimpapawid na pagsiyasat sa mga proyekto ng NGP. Ito naman ay pinamunuan ng Regional Director na si Sir Oscar Dominguez at ang Assistant Regional Director ng Management Services na si Sir Nelson Gorospe, kasama si Penro Juan de la Cruz at ng kanyang mga CENR officers. Dahil malawak ang probinsya, hinati ang dokumentasyon nito sa dalawa kung saan nauna ang timog bahagi ng Palawan. Sa timog bahagi ng Palawan, kung saan sakop nito ang Senro Quezon at Senro Brooks Point, makikita rito ang kalat-kalat na nasunog na kagubatan. Marahil ito sa tindi ng init o di kaya ang pagkakaingin ng mga katutubo. Ang mga tinukoy na proyektong NGP ay hindi lahat maayos dahil ilan sa mga ito ay nasunog. Sa ikalawang araw, hinahak naman ng grupo ang hilagang bahagi ng Palawan at sakop naman ito ang Senro Puerto Princesa, Senro Rojas, Senro Taytay at Senro Coron. Kumpara sa katimugang bahagi ng Palawan, mas mababa ang bilang ng kagubatan ang nasunog. Makikita pa rin ang ilang bahagi ng pagkakaingin, ngunit ang mga proyektong NGP na tinukoy dito ay maayos at mayabong. Naging matagumpay ang isinagawang panghimpapawid na pagsiyasat sa proyektong NGP ng Palawan, ngunit kalakip nito ay ang pagpapatibay sa implementasyon at pagpapatupad sa mga patakaran at batas pangkagubatan. Sa susunod na pagbabalita, inaasahan ang aerial survey sa lalawigan ng Romblon ang inyong matutunghayan.